umaambon. Umaambon. Isang baliwanag against the light. Ayun. Time check. 5:02 p.m. and 75 days. Ayun. So, magandang hapon, no? Dito naman tayo sa cementerio. Ayan. So, alam niyo na, Halloween special na naman. Kukwentuhan ko na naman kayo. Nag-iisip ako kung ano ikukwento ko eh. And then tayo papabot ng gabi kasi hanggang 6 lang dito eh. Tapos meron tayong 1 hour na window para makapagkwento ako sa inyo dito sa cementerio. Ayan. Hi Wawa, ayan lola ko, tsaka lolo ko. Tapos yung tita ko kalilibing lang, bandaw. Ito, ayan, ayan. Ayan yung tita ko. Ayan yung nakikita nyo sa video ko nung nakaraan, si Tita Au. Ayan. Kaano niya lang nung nakaraan. Noong last August, ayan. Ngayon ay October, ano ba? 28, last day ng ano ng cementerio ngayon, tapos sa 4 na ulit 'yon. So ayun nga, ihabol ko na 'to sa Halloween special natin, no. So nag-iisip ako ng ano, kukwento. Ano ay kwento ko sa inyo nakaraan yung sa ano, 'di ba? Sa isla sa Binuanan, ayun. Kukwento ko naman sa inyo, parteng norte. Ito yung mga hindi pa tayo ganun ka-active sa fishing. Tapos, kung hindi nyo alam, dancer ako dati. Yan, sumasayaw ako. So, yun. Doon nag-start yung ano. Kasi, bale, magpipiyasa sa lugar na yon sa norte. Yung leader namin, yung kamag-anak niya taga doon sa norte. Tapos kasasali ko lang sa group na yun, kung ilang linggo or buwan pa lang akong nasa group na yun. Actually kabago-bago ko lang sa group na yun. Tapos sinabi nila sa akin na parang yearly daw panata ng grupo kapag ka-piesta is ano, nagpupunta sila ron. Di syempre sama tayo, piesta eh. Ayun. Lumakad kaya yata kami dito, ano? Ayun, mga 12 pa. Basta gabi dumating kami ron siguro. Ako mga 3 or 4 a.m. kami dumating. Madilim. Talagang pagpasok mo doon sa papunta sa lugar nila, madilim. As in, wala kang makikita ang ilaw. May makikita ka mang ilaw sa mga kabahayan. Pero yung mga bahay, alalayo ng pagitan. Talagang typical na probinsyang ano, malalayo yung bahay ganun. Sabi ng ano leader namin noon. Natatakot lang kayo kasi madilim pa. Tignan niyo mamaya pagliwanag. Actually, wala yatang nakatulog nung umaga na yon dahil nantay namin liwanag. Alam niyo ba ano, walking distance lang yung dagat from sa bahay nila papunta ron. Tapos nagkatuwaan kaming maglublob, puro lalaki kami, yung mga dancer namin babae na iwan. Di puro lalaki lang. Aba itong mga loko-loko, nagubo. Di ako naman, naka-brief. Sakto, batuhan yung pinuntahan namin. May bato-bato, ganun. Tapos may mga barnacles. Kung hindi alam na iba yung barnacles, yun yung parang talaba na maliliit. Bukod sa talabang maliliit, may mga barnacles. Yun yung mga nakakapit sa taong pag umibili kayo yung kulay po tayo. Pagkapas ng alon, naupo kaming lahat. Sabay hilan ng alon, kaladkad kami. Nako po, gasgas yung mga palad ko tsaka talampakan sila, gasgas mga puwit nila kasi mga hindi sila nakabrip. Ayan. So, on to the ano, sa kwento. Nung gabi na yon, nung araw na yon, yun yung start ng performance namin. Munta nga kami dun sa court, tapos yun, may program nga. Ang nagsasalta pa doon yung pinsan niya na parang celebrity doon sa lugar nila. Kilala siya doon, siya yung nag-MC. Tapos yun nga, sumayaw kami doon sa ano, sa lugar na yon, doon sa parang diskuhan yon. Ano kami doon. Pagkasayaw namin, uwi na kami sa bahay, bumili kami ng ilan gin. Ayan, magano na kami. Ang tinutuluyan namin yung bahay ng tita niyang isa, bukod pa dun sa pinsan niya na nag-MC, iba bahay nun, tapos iba yung tinuluyan namin. Tapos ganun din, ang bahay na pinakamalapit sa amin, siguro, teka, baka yung coaching team na yon,
Yan, yung kotse itim na yon. Yan. Ganun yung pinakamalapit na bahay sa amin. Tapos, yung bahay na tinutuloy namin, two story, up and down. Typical na bato naman yung bahay, bato, up and down. Yung upper nga lang kahoy, pero yung lower, simento. Tapos, describe ko sa inyo, pagpasok ng bahay, sa kanan mo, andun yung hagdan na pakyat naman. So, pag kanan mo, yung hagdan, makikita mo pakyat. So, gaganon ka ng konti. Ganon, tapos diliko ka ulit ng pakanan, tapos yung pataas na yon. Tapos ang tumbok nun naman nung hagdan pababa is kusina sa labas. May bintana doon na kahoy. Lagi nakabukas lang yun. Yun nakakatakot din yung pagkani sa gabi. Pag gusto mong bumaba, ang dilim-dilim na doon sa ano sa kusina. Wala mang ilaw doon kasi ang ilaw lang sa loob ng bahay. Pag gusto mong mag-CR sa baba yun. Eh wala kang CR sa taas. So, ayun. Nakakatakot din yun. Pero hindi yun nakakatakot na part doon. E di, ayun na. Nag-uwian na kami. Nasa second floor na kami. Nagiinom kami, hindi ko maalala kung nakailang bote nandiyan na kami, kung tatlo, apat. Tapos, ano ba tawag dito? Daldal kasi nila, be. Kausap nanay ko madaldal, eh. Edi, narinig ko na may naglalakad sa bubong. E di yung mga kainuman ko, sabi ko, op, layo kayo ah, nagkukwento ako ah. Ayan sila, kausap yung nanay ko madaldal, maingay sila, na-interrupt yung kwento. E di yun, sabi ko may naglalakad sa bubong. Di tingin ang kaming lahat sa bubong. Tapos, habang tinitingnan namin yung bubong papunta kung saan siya padireksyon, huminto siya doon sa pinakatulis ng bubong. Diba patulis yung bubong sa gitna? Ayan. Paginto niya doon, nakita namin butas, pero walang sumilip. Tapos nakakatawa pa nga nun, yung nakita akong tuko dun sa kisame, dinakma ko pa ng kamay yun. Tapos, kinabukasan na gulit yung mga tao sa akin, ba't ko daw dinakma yung may lason daw yun, parang ahas daw yun may lason. Parang kulang lang pagising ko para akong si, ano, si Leonidas dun sa ano, 300 na magbaw silang lahat kasi ano. Kasi dinakot ko yung tuko. Ayun. So ayun, wala pa, yun yung first encounter. Unang gabi yun. Tapos nabaliwala na lang sa isip ko yun. Tapos sumunod na araw, ano ba ginawa namin? Ano yata kami? Yun yata yung nanguha kami ng mga susong Pilipit tsaka talangkang alat dun sa may creek na malapit sa kanila kasi meron dun creek na ginawa ng semento parang dike gano'n tapos gumagapang yung talangka dun tapos may mga sumpilipit dun yun tapos yung mga dancer namin bahay naiwan sa bahay tapos di kain gano'n kinagabihan nung matutulog na kami dalawang dancer namin babae tumabi dun sa leader namin dun sa kwarto yung kwarto may bintana yung bintana naman mayroong kawang na ganito kalaki. Yung pinaka saraduan niya, may ganon, may kawang. Eh ako, nung maaga-aga pa nun, ay sa pagkakatanda ko, nabigyan mo sa inyo, diba, nagkakalat din ako. Hindi ako mamalnes, nagtatapon ako ng basura. Andun ako sa second floor, kasi pagdating sa second floor, may sala lang na malaki, tapos yun yung isang kwarto. Tapos mayroon doong mga upuan, sofa bed, sofa, na mahaba tsaka dalawa yatang sopa na upuan lang single magkatabi edi andun ako sa sopa na mahaba alam ko nakahiga yata ako nun eh. Yung last na yosi ko nakalagay pa dati sa plastic na yosi di last na yosi ko na eh. Tinapong ko yung plastic na yosi sa bintana which is katabi ko lang habang nakahiga ako sa sopa sabi nakakatuwa bumalik sa akin yung plastic from sa bintana. Eh di na, nag-isip ako. Sabi ko, wala namang hangin. Tapos mayugad ako, sumilip ako. Eh nasa second floor ako. Kung ito'y pabagsak na, sino magbabato nun pati sa akin sa taas ng second floor na yon? Eh di, inano ko na lang. Inabayaan ko na lang. Di, pinalipas ko na nga ulit. Tapos nung, sabi ko nga, nakakaramdam ako na may iba na nga
Kasi una nung unang gabi, sabi ko, paano may makakapanik doon sa bubong? Eh wala nga kaming katabing bahay, ang katabi lang namin ay malaking puno ng kayumito sa harap ng bahay. Sabi ko, yun, unang paramdam na yun. Hindi ko pinansin. Tapos nung banahuli nga, nakakakutob na ako. Tapos nung gabi na yon, yung pangalawang gabi, nilagnat lahat ng babae namin. Pangalawang gabi ba yun? Basta may gabing nilagnat lahat ng dancer namin babae, lima sabay-sabay. Yun nga kasing time na kami nangunguha ng talangka at saka sa sumpilipit. Yung gilid kasi ng bahay may pathway. Siguro may isang metro or mahigit na space sa gilid ng bahay, tapos barbed wire. Yun yung pinakabakod. Sa kabila ng bakod may pathway, so may dumadaan tao. Nung nangunguha nga kami ng mga poods, ayan, kami mga lalaki, sabi nung mga babae, may dumaan daw lalaki doon na hindi nila kilala. Hindi nila nakikita pa simula nung dumating kami. Tapos tinanong sila kung ilan kami, taga saan kami, at kailan kami uuwi. Tapos nung gabi na yon, lahat ng babae sabay-sabay nilagnat. Which is, nakakapagtaka rin, diba? Ba't nilagnat sila? Ayun. E di, yun yung dalawang babae, tumabi kay, ano, close, no? Close naman kaming lahat sa isa't isa. Eh, close na close sila sa leader namin. Yung dalawang babae, tumabi. Yung dalawang dancer namin, babae. Tapos, ako kasi nga, iba na pakiramdam ko, natutulog ako na nakaupo dun sa single na sopa. Nakasandal lang ako, tutulog. Tapos, hindi ko maalala kung bumaba na ako, inunan ko na yung ulo ko dun sa upuan ng sopa, tapos gumano na ako dun sa sahig. Kaso naalimpungatan lang ako na nakita ko yung dalawang babae, tumayo, tapos tumabi naman dun sa isang kagrupo namin, isa pa. Kasi ando kami lahat sa sali. Yung leader lang namin nandoon sa kwarto. Yung kwarto naman, don't worry, open lang yung pinto nun, hindi nagsasara yun. Wala yatang pintuan yun. Hali, wala yatang, may pintuan siya, bukas siya, pero wala siyang pintuan na para isarado or buksan, ganun. Basta open lang siya, yung kwarto dun. Eh, tumabi yung dalawang babae doon sa kagrupo namin isa. Naalimpungatan ako, bigla sumigaw yung leader namin, tapos sinahanap niya yung dalawang babae. Tapos, binuksan niya yung ilaw. Eh, di nagulat kami lahat na pag ganun namin, nagising nga kami. Tapos, ayun, nung nakita niya nga doon yung dalawang babae, katabi nung isang kagrupo namin, wala na, tumahimik na lang siya, tapos bumalik doon sa kwarto. Tapos, edi, tuloy. Tapos, nagkaroon kami nung, ano na, parang pauwi na kami. Nagkaroon kami ng aberya doon sa jeep na inarkila namin. Wala, nagkaroon ng aberya, hindi ko na maalala kung ano, edi, parang nagkain naman pa kami noon kasi nga last day na, pauwi na kami yun. Di inuman kami. Lasing pa nga yung iba eh. E di napilitang ano, bumalik na lang sa bahay. Tapos timing na may bagyo. Alam nga kinabukasan noon parang naligo pa yata kami. Sa dagat kahit bumabagyo. Doon kami. Tapos, yung hindi ako sigurado kung naka-encounter ko yung mismong ano ah. Yun ang bubulabog sa amin dun sa norte. Kasi, di ba nga pinaliwanag ko sa inyo, sa gilid ng bahay may mga 1 meter or mahigit pa na allowance bago yung bakod, tapos yung pathway. Eh yung dalawang agrupo kong lalaki, mahilig din sa yan nga, fishing, ganyan. Nakarinig akong palaka. Sabi ko, nasa gilid ng bahay. Eh, lakas ng ulan. Eh sabi ko, amahan nyo ako, mahuli tayong palaka. Eh, dami ko narinig eh. Tapos iniram ko doon sa isang kagrupo namin yung flashlight niya. Tinanong ko pa kung may charge. May charge naman daw. Eh di, ayan. Nahuli ko yung isang palaka doon sa gilid ng bahay. Tapos harap ng bahay, meron pa. Kasi harap ng bahay, tapos lakad ka ng mga ilang step, yun na yung pinakakalsada. Siguro ang taas naman ng kalsada is mga 2 feet. Yun, simentado yun. Tapos tawid ng kalsada, bukid. Palayan. Tawid kami doon sa palayan. Ako nauuna. Kasi sinabayan ko naman sila. Ako mauuna kasi baka makita kayo ng palaka sa flashlight. Maglulunda agad. Ito ngayon. Mulan, di ba? Liligo kami.
Nakahawak akong ganyan sa flashlight. Nakatutok ako. Tapos, kung saan ako lumingon, syempre, nandun yung flashlight, di ba? Ayan. Ganyan ako, ganyan. Dinitignan ko pa, pagka kulay dilawang mata, palakang bukid. Pagka orange, yung... yung king toad, yung palakarang na ito, kung tawagan, yung magaspang toad, hindi siya frog. Ayan. Alam mo, pag-ilaw kong ganun sa medyo malayo-layo. Siguro yun o, yung makita nyo yung motor. Motor. Hop, yan yung motor. Itong puno na ano, yan naon ng puno, yan. Ganyang kalayo na ilawan ko. Pusang kulay itim. Sa gitna ng bukid, sa lakas ng ulan. Tinitigan ko talaga siya, nakatingin sa akin. Ayun, napansin niyan talagang hindi ko tinatanggal sa kanya yung flashlight. Alam niyo ginawa nung palaka, yung pusa, na itim. From here, lumundag siya. Isa, dalawa, tapos lumundag siya over the kalabaw na nakalapa doon sa putikan. Sabi ko, iba yun ah. Kailangan ko nakakita ng pusang nasa gitna ng bukid habang umuulan at lumundag, hindi tumakbo. Kaya sabi ko sa dalawang kasama ko, dito tayo? Tapos pag gano'n na, pag pabalik na kami ng bahay dun sa may gilid, sa may kabila, may poso, ayan. Parang yun yung pinaka space nung bakuran eh. Parang pinakaharap, ayan. Doon kami, ayan. Nakawal pa kami ilang palaka, tapos balik na kami. Tapos maaga ako nagising noon, niluto ko yung palaka, tapos nadobo ko, kumain lang ako, tinira ko yung iba, bahala na sila, ayan. Tapos yun lang yung ano, tapos hanggang sa nakauwi na kami, yun lang yung ano. Pero may mga kwento sila sa akin na may nangyari sa isang kagrupo namin na hindi sumama nung time na yon, nung wala pa daw ako, hindi pa ako kasama sa grupo, na napaglaruan naman ng tikbalang yata, kasi nanguhuli daw ng salagubang, kasi nung time na nandun kami, sabi, may salagubang doon sa Guyabano. Galit na galit sila sa akin at itapong ko. Bakit? Ano problema nyo? Basta itapong mo. Siyempre, matigas ulo ko. Tsaka laruan ko yun sa lagubang eh. Kasi yung kinuwento rin nila sa akin pagbalik ng ano, ng Manila, na yun nangyari sa isang grupo namin. Yan ano nga ng tikbalang. Yung albularyong malapit din doon sa bahay, ang nagano rin, nagbigay sa kanila ng pangontra. Tapos, nung nakabalik na ako ng Manila, sinabi nung, kinuwento nung leader namin kung bakit siya humiyaw nung gabi na humiyaw siya. Ayun, kinuwento niya kung bakit. Kasi daw, nang naalimpungatan siya, pagtingin niya doon sa bintana na may kawang, may nakita siyang mata, tao, na ang pula-pula ng mata. Second floor nga kami. San tutuntong yun? Kaya siya humiyaw. Kasi naano siya, na asan yung dalawa? Asan si ganito? Asan si ganon? Kaya I confirm na talagang inaswang kami ron dahil mga dayo kami. Dahil hindi kami taga ron. Hindi kami lokal. Ayan. So, ewan ko. Yung iba, hindi niniwala, di ba, sa mga ganong kwento. Ako, mapapaniwalain din ako dyan. Di ba, nagkwento na ako noong last year ng ano natin, horror special. Ayan. Halloween special ngayon. O, eto na yung Halloween special. Ngayon, kung mahaba na ba tong kwento ko? Ilang minutes na ba? 19 minutes, haba na rin ha. Gusto ko pa sana magkwento. Pero... tsaka na ulit sa susunod na Halloween special na lang ulit. Tapos siguro kung may maalala pa ako sa kwento, idadagdag ko pa. Basta tingnan natin kung may maidadagdag pa tayo, no. Ayun, so biyahin na kami nila, anong oras na? 5:22 na. Ayun. So gagabi na, hanggang 6 lang tayo dito. Mag-ikot pa kami. Ayun. So paano? Sunod na video na ulit. So don't forget to like, share and subscribe at hit the bell button para sa mga latest nating videos. Ayun. Aha. Okay, so paano? Biyahin na kami nila. Paalam babush na ulit. Basta kung may maalala ako tungkol doon sa kwento na to, idadagdag ko na lang. Kahit handwriting, kahit di ko na mismo sabihin. Okay? So, paalam babush!
Ha 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 ha.